Max, tulog lang ako. Gisingin mo ako mamaya. May pupuntahan tayo. Ani ito. At tuluyang umakyat. Tumingin ako kay Girlie. Ikaw, wala ka bang alam kung ano ang nangyayari sa alaga mo? Kung bakit nagkaganyan siya? Nagkibit-balikat lang ito at bumalik sa kanyang ginagawa. Di bale, kakausapin ko siya mamaya. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya. 5 PM na mapagpasyahan ko magpunta sa mansyon ni Zane. Si Tita Althea at Tito ay umuwi muna sa Bicol upang asikasuhin ang negosyo nila doon. Si Samantha naman ay nagtungo sa London kasama si Mr. Ford, ang kanyang ama. Sayang at hindi na siya nakadalo sa kasal namin ni Zane. Hi Ma'am Nian, bati sa akin ni Edward nang makababa ako sa sasakyan. Hello Edward, nasaan ang mag-ama ko? Tanong ko, nandoon sa kwarto, nanonood ng movie. Naku Ma'am Lian, may pagkapilyo din pala yung si Zion. Maloko din, katulad ni Sir Zane. Ang kalain mo, naliligo ako kanina sa CR na bigla niya akong hagisan ng ipis sa loob para akong aatakin sa puso dahil sa gulat. Tumawa ako dahil sa sumbong ni Edward. Saan pa ba magmamana kung hindi sa ama? Saad ko at naglakad papasok sa loob ng mansyon. Agad ako nagtungo sa kwarto ni Zane. Pagbukas ko ng pinto ay malakas ng sound ng TV ang sumalubong sa akin. Madilim din sa loob, patay lahat ng ilaw. Tanging liwanag lang sa TV ang nagsisilbing ilaw sa loob nito. Na makapasok ako ay kinapa ko sa dingding ang switch ng ilaw. Pinindot ko ito at bumungad sa akin ang mahimbing na natutulog na si Zion. Mag-isa lang ito sa kama. Nasaan naman kaya ang magaling nitong ama? Nakarinig naman ako ng lagaslas ng tubig sa loob ng CR. Kaya naisip ko, baka naliligo si Zane. Ilang minuto ako naghintay habang pinupunasan ng isa pang tuwalya ang basang buhok nito. Hindi niya ata napansin na naririto ako sa kwarto. Nakayuko kasi ito. Nagtungo ito sa closet niya. Nanlaki ang mata ko nang biglang tanggalin niya ang tapis niya. Napatakip ako ng aking mata. Damn, hindi pa ako sanay makita siyang walang sablot. Nakakahiya kaya. Nanatili lang ako nakayuko at nakatakip ng mata nang marinig ko ang mabigat niya mga yabag parang patungo sa pwesto ko. Nang makalapit siya ay nasamyo ko ang mabangong sabon at shampoo na kayang ginamit. Sweetie, bakit ka ba nagtatakip na mata? Kailangan mo na masanay. Nagkaanak na nga tayong dalawa. Naiiyak ka pa rin sa akin. Sad dito, hinawakan niya ang kamay ko. Kaya napatingin ako doon sa tiyan niya. Buti na lang ay may suot na itong boxer. Gusto mong hawakan? Tanong niya at dinala niya ang kamay ko sa kanyang tiyan. Nag-init bigla ang magkabilang pisngi ko. Pangalawang beses ko na ito nahawakan. Talaga naman ang sarap haplisin ng abs niya. Mula sa tiyan niya ay dinala niya muli ang aking kamay sa matigas itong dibdib. Parang tuloy ako pinagpawisan ng malapot dahil sa ginagawa ng lalaking ito. I'm all yours, sweetie. Kaya huwag ka mahihiya. Usal niya at dahan-dahan niya akong pinatayo. Nakatingala lang ako sa kanya at pinagmamastan ang kulay tanso niyang mata. Gumuhit ang pilong ngiti nito sa labi. Parang hindi ko gusto ang ngiting niyang yan. May pinaplano na naman ang loko na ito. Do you want to play with me, sweetie? Malamyo sa tula nito na parang inaakit ako. Ha? Parang hangin lang na lumabas sa aking bibig ang salitang iyon. Hinawakan niya ang chin ko at tumungo siya para halikan ako sa labi. Malapit na sana lumapat ang labi niya sa akin nang biglang may magsalita. Mama! Daddy! Mabilis ko siyang tinulak papalayo sa akin. Baka makita na naman kami ni Zion. Nakakahiya sa anak ko. Ang landi kasi ng lalaking ito. Hi baby! Ani ko. At muling umupo sa kama at dinaluhan ng halik sa pisngi ni Zion. I'm hungry na po, Mama. I want to eat na po. Malambing na sad ng bata at niyakap ako at hinalika sa pisngi. Anong gustong kainin ng baby ko? Gusto ko po kumain ng fried chicken and french fries po. Ani nito. Oh, narinig mo ang gusto ng anak mo? French fries daw at fried chicken. Sabit ko habang nakatingin kay Zane. Okay, magbibihis lang ako. Anya, naglakad ito patungo sa closet niya habang nagkakamot ng batok. Nagbihis lang ito ng itim na maong na pantalon at white crew neck t-shirt na hapit sa patipuno nitong katawan. Kaganisin si Zion na lumabas kami sa mansyon. Naabutan namin si Edward na nagpupunas ng sasakyan.
Yes, tipid na sagot ni Zane. Sumakay na kami sa sasakyan at agad minaneho ni Edward palabas sa malaking gate. Aalis pa tayo? Tanong na Edward at dahil fries at fried chicken ang gusto niya, sa Jollibee namin siya dinala. Iniwan namin si Zion at Edward sa isang bakanting lamesa. Dahil medyo mahaba ang pila sa counter ay kailangan namin magtiyagang tumayo dito. Napatingin ako sa mukha ni Zane. Nakasimangot nito. Parang papel na nilukot ang mukha nito. Problema ng isang ito. Bakit ganyan ang mukha mo? Taas kilay na tanong nito. Bakit kasi dito pa natin dinala si Zion? Ang daming tao. Pwede naman tayo kumain sa ibang restaurant. Aburido nito. Napakabugnuti talaga nito. Ito ang gusto ng anak mo. Ipagkakait mo pa ba? Saad ko at hinaplos siya sa kanyang braso. Tss, look at those men staring at you. They're so annoying. Inis na sabi ni Zane. Kumunot ano ako sa sinabi niya. Tumingin ako sa tinuturo niya. May limang kalalakihan ang nakatitig sa akin. Sa ibang dako ng lamesa ay may ilang lalaki pa ako nakitang panay sulyap sa akin. Nagsiselos ka na naman? Don't worry, sweetie. Mas gwapo ka sa kanila. At sorry na lang sila. Dahil ikaw ang mahal ko. Ngumiti naman ang loko. Ang bilis talaga magpalit ng mood nito. Pagkatapos namin kumain, ay napagpasyahan namin umuwi agad sa mansyon. Malayo pa lang kami sa mansyon, ay may natanaw akong isang lalaking nakatayo sa labas ng gate. Kumunot ano ako. Dahil hindi ako pwede magkamali. Si Dom iyon. Anong ginagawa ng hayop na yun dito? Matigas sa tula ni Zane. Nakita kong kumuyom ang kamao nito. Agad ako nakaramdam ng kaba. Baka sa pagkakatong ito, mag-abot na sila ni Dom. Pagkarating namin sa labas ng gate, agad na tumalilis pababa ng kotse si Zane. Hahawakan ko pa sana siya sa braso niya, pero mabilis siya nakalabas. Edward, pakibantayin si Zion. Wika ko at agad na lumabas ng sasakyan. What are you doing here, douchebag? Anas ni Zane at malakas na sinuntok si Dom sa mukha nito ng makalapit. Zane! Sigaw ko. At niyakap siya sa kanyang bemang. Please, wag dito! Si Zion nakikita ka niya! Nanginginig na sambit ko. Dahil sa kaba, bumaling naman ako kay Dom. Ngayon ko lang napansin ang pagbabago sa itsura niya. Medyo mahaba na ang buhok nito. Hindi lang pansin, dahil nakapuyod. At mukha rin itong lasing. Base sa galaw niya, ay parang marami na itong naiinom. Dom, please, umalis ka na muna dito! Kung nagpunta ka dito para kay Blaze, wala siya dito. Umalis siya. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Wika ko habang tiim na nakatitig sa kanya. Totoo naman, umalis talaga si Blaze. Simula noong maaksidente siya. Sa hospital na pinagdalhan sa kanya, doon namin siya huling nakita. Nang bumalik kami para dalawin siya, ay wala na siya doon. Nag-iwan lang siya ng sulat na kailangan niya magpakalayo-layo muna. Hey, Lian, ang babaeng naging dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Wika nito at pasuray-suray na naglakad papalapit sa amin. Pwede ba tayo mag-usap, Lian? Kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Hindi sa'yo makikipag-usap si Lian, tarantado. Singhal ni Zane, siguro ay kailangan ko na rin yata harapin si Dom. Mas magandang magkausap kami na maayos. Alam ko, ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Zane, oras na siguro para magkausap kami. Saad ko nang tumingin sa kanya. No, hindi ako papayag. Matigas sa tulan niya. Please, sweetie, huwag ka mag-alala. Pagkatapos ito, ay magiging maayos din ang lahat. Bumitaw ako sa pagkakayakap kay Zane at naglakad papalapit kay Dom. Nakatayo ito at matamang nakatitig sa akin. Dito lang ako. Rinig ko na sabi ni Zane. Dom, I'm sorry. Dahil sa akin nasira ang buhay mo. I'm sorry. Dahil hindi ko nasuklian ang pagmamahal mo sa akin. Pero alam mo bang, nagpapasalamat ako. Dahil naging kaibigan kita. Naging parte ka ng buhay ko. Naging mabuti kang kaibigan sa akin. Pero, sana, huli na ito makikita kitang miserable. Mahal ko si Zane. At sana matanggap mo iyon. Kay babaeng nararapat para sa iyo. Ikakasal na kami ni Zane at masayang-masaya ako ngayon. Lumapit ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Naramdaman ko ang pagtugon niya. Umalog ang balikat ni Dom. Alam ko umiiyak ito.
Wala pala talaga ako. Pag-asa. Pasayo. Sana maging masaya kayo. Patawarin mo ako. Sa akin nagawa noon, umiiyak na sad nito. Mahal na mahal kita, Lian. Promise, gagawin ko lahat para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kung yun ang ikakasaya mo, gagawin ko. Kakalimutan na kita. Umiiyak na sabi nito. Hanapin mo siya. Hanapin mo si Blaze. Siya ang babaeng nararapat para sa'yo. Sad ko at pumuhos ang aking luha. Hangako ka. Hahanapin mo siya. Dagdag ko. I will. Ani nito. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at tumingala. Nakangiti ang mapupulang labi nito. Tumungo siya at pinatakan ako ng halik sa akin noo. Goodbye kiss. Sad nito. Tumingin muna ito kay Zane. Congrats. Kahit sa huli, ikaw pa rin ang panalo. Wika nito bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang kotse. Lumapit ako kay Zane, nakasimangot at nakanguso na parang bata. Bakit ka nagpahalik ka sa lalaki iyon? Nagpayakap ka pa? Napakabusado talaga ng gagang iyon. Maktol nito at pinunasan ang kanyang panyoon noo ko kung saan ako hinalikan ni Dom. Sa noo lang, goodbye kiss. At isa pa, diba sabi mo, masarap lang sa'yo humalik, pero ikaw ang mas magaling humalik. Pilong itong ngumiti sa sinabi ko. Yes, sweetie, masarap lang sa'yo humalik, pero mas magaling at mas masarap ako humalik. Gusto mo, try natin? Ouch! Siniko ko nga, baka kasi ano na naman lumabas sa bibig nito. Napakaharot, pero sa kabilang banda ay gumaan ang loob ko. Alam ko at naniniwala ako na makakalimutan ako ni Dom. At alam ko na si Blaze ang babaeng nararapat para sa kanya. Baka nga sa panahong magtagpo muli ang landas nila ay mas mahalin niya si Blaze. Oh, ayan! Ang ganda-ganda mo na! My gosh! Sana maging kasing ganda kita, wika ni Girly at inaayos ang gown na suot ko. Ang kaibigan niyang bakla ang nagayos sa akin. Professional makeup artist kasi yung kaibigan niya. Sa pagkakaalam ko ay Bettina ang pangalan, pero sa totoong buhay ay Beto. Nasa kwarto kami ngayon. Dito nila ako inayusan. Ate Lian, this is it. Ilang oras na lang ay magiging ganap ka ng Ashford. I'm so happy for you, ate. Dahil magiging masaya ka na. Makakasama mo na ng matagal si Kuya Zane. Naiyak na saad ni Ella. Si Ella nga pala ay kakanta sa kasal ko doon sa simbahan. Hindi ko alam kung anong kanta ang kakantahin niya, pero excited na ako. Hindi matumpasan ng kahit anong bagay ang kasayang nararamdaman ko ngayong araw. Umuwi din si Samantha mula sa London. Siya ang maid of honor ko. Si Ella kasi ay ayaw dahil gusto niya kasi ay handugan ako ng kanta habang naglalakad patungo sa altar. Kung saan naghihintay ang lalaking mahal ko. Pagkatapos ko ayusan ay ilang beses ako huminga ng malalim bago humarap sa malaking salaming nakadikit sa dingding ng kwarto ko. Parang hindi ko makilala ang sarili ko. Ako ba ito? Yung babaeng simple noon? Ang babaeng nakasuot ng makapal na eyeglasses? Huwag kang umiyak dyan. Baka bago tayong makarating sa simbahan ay tanggal na lahat ng makeup mo. Napalingon ako sa lalaking nakatayo sa labas ng pintuan. Papa! Sambit ko at ngumiti. Kahit nagkakaedad na siya ay hindi maitatago ang magandang lalaki. Itim na tux ang suot nito. Naglakad ito papalapit sa akin at mahigpit ako niyakap. Kung naririto lang sana ang nanay mo, I'm sure na masayang masaya yun para sa'yo. Naalala ko noon, doong ikasal kami, ganito siya kaganda katulad mo anak. Mahalin mo ng tapat si Zane anak. Nakikita ko labis ang pagmamahal niya para sa'yo. Siya ang tipo ng lalaki na kahit bigyan mo ng palis sa kanyang harapan ay hindi niya susungaban. Nakikita ko na ikaw lang ang babaeng tanging nakikita ng mga mata niya. Ikaw lang ang babaeng nasa puso niya. Sa'yo lang umiikot ang mundo niya. Mapapanatag na ako na may lalaking labis na nagmamahal sa anak ko. Napakaganda mo anak, wika niya. At pinatakan ako ng halik sa noo. Thank you papa, dahil dumating ka muli sa aming buhay. Nawala man si inay, ay naririto ka naman sa aming tabi ni Ella. Mahal na mahal po kita, Papa. Mahigpit na iyakap ang binigay ko sa kanya bago kami tuluyan lumabas ng kwarto.
Pagkalabas namin sa garahe ay sinalubong kami ni Edward. Siya ang magmamaneho ng kotse na sasakyan ko patungo sa simbahan. Inalalayan niya ako sumakay sa puting bridal car. Ang sasakyan na ito ay bagong bili ni Papa noong nakaraang linggo lamang. Si Ella naman ay nauna sa simbahan. Si Randy ang naghatid sa kanila kasama si Girlie at Bettina. Si Zay naman ay kasama ni Tita Althea. Nasa simbahan na rin sila. Nalulungkot ako, lalo na si Zane, dahil wala si Blaze sa araw ng kasal namin ngayon. Hindi ko alam kung anong dahilan ko bakit siya umalis at nagtatago. Ganoon na ba kalaki ang pagkasuklaman niya kay Dom para umalis siya? Yun ba ang dahilan niya? O may iba pa siyang rason kung bakit siya umalis? Alam ko mahirap at masakit mawala ng anak, lalo na hindi mo pa ito nakikita at nakakasama. Sana kung nasaan man siya ngayon ay nasa maayos ang siyang kalagayan. Sumakay na ako sa sasakyan. Katabi ko si Papa ngayon. Ma'am Lian, pwede po ba kung mag-aanak muli kay ni Bolsain, kunin mo ako ninong? Natatawang saan nito habang nakasilip sa reviewer mirror ng kotse. Oo ba? Sad ko at ngumiti. Sana babae po ang susunod na magiging anak niyo ni Boss. Dagdag pa nito. Sandali lang ang naging biyahe namin. Agad kami nakarating sa simbahan. Pagkababa ko sa sasakyan ay inalalayan ako ni Papa patungo sa malaking pinto ng simbahan. Sumibol bigla ang lakas ng kaba at saya sa aking dibdib. Nagahalo ang kaligayahan at lakas ng tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim. At bago humakbang patungo sa maliit na pinto ay lumabas si Samantha. Napakaganda nito sa suot nitong white gown. Lumapit ito sa akin at inayos ang belo ko. Ang ganda mo, girl! Hindi ko talaga masasabing magkamukha tayo dahil napakaganda mo. Pulong nito sa akin. Isang ngiti ang tinugon ko sa kanya dahil medyo kinakabahan din ako. Relax, iha. You look nervous. Natatawang saad ni Papa. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at rinig ko na din ang pagtugtog ng piano sa loob ng simbahan. Umalis sa tabi ko si Papa at bumulong sa akin. Ihintayin kita sa loob, anak. Ani nito. Nagsimula na maglakad ang mga bridesmaid patungo sa unahan. Pagkatapos ay ang mga flower girls. Ang kit nilang tignan. Sunod naman naglakad si Samantha. Ang kapares ito ay si Skyler. Ito yung doktor na lalaking nagpaanak kay Samantha. Sa bukana pala ng pinto ay may lumabas na usok mula sa magkabilang gilid nito. Hudyat na ako na ang susunod na papasok. Umapak ako sa red carpet at nagumpisang maglakad. Nagumpisa namang kumanta si Ella, kasabay ang pagtugtog ng piano at gitara. Hindi ko mapigilan tumulo ang luha ko. Ano ba itong si Ella? Bakit ganitong kinanta? Nagkakaiyak kaya? Habang naglalakad ako, ay napapalingon ako sa aking paligid. Ang mga bisita ay sa akin lang nakatuon. Ang mga mata nila. Nandito din si Styles. Siya ang best man ni Zane. Si Eve naman ay nakaupo sa tabi ni Samantha habang nakangiti sa akin. Napalingon ako sa bandang dulo. Bahagi ng simbahan. May isa pang pinto doon. May napansin akong isang babae nakatayo doon. Nakasuot ito ng puting dress na medyo maluwag sa kanya. Tinitigan ko ito na mabuti. Hindi ako pwede magkamali. Si Blaze iyon. Nandito siya. Lumukso ang puso ko nang makita ko siya. Kumaway ito sa akin at nag-flying kiss. Muli ako lumingon sa unahan ng altar. Nakatayo doon ang isang gwapong lalaki. Nakasuot ito ng kulay aso na taksido. Ang magandang uri ng mata niya ay sa akin nakapako. Kitang-kita ko ang ngiti nito sa labi at kaligayahan sa kanyang mga mata. Patuloy na kantang naririnig ko mula kay Ella. Nang medyo malapit na ako, ay sinalubong na ako ni Papa. Sinukbit ko ang aking braso sa bisig niya at muling naglakad patungo sa altar.